darating ang araw, kanilang iiwanan ang mundo ito, puno ng kaguluhan. Lumilipas ang araw patungo sa kawalan. Huwag mo nang hayaan, ikaw ay kanyang maiwanan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Ang tanong ko, Brother Lino, ate, tungkol ang ating leksyon, tungkol sa pag-aaral, student and teacher. Sige po. Ngayon, dito nakasulat sa, sa Herbio 8:10-13. Ang pagkasabi sa wikang English dito ay, "For there is the covenant that I will make with the house of Israel and those in those days, said the Lord, I will put my laws into their mind and write them into their hearts. And I will be no more to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man brother, every neighbor his neighbor, and every man his brother, seeing know the Lord, for all that shall know me, all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their righteousness, and their sins, and their iniquities, I will never bear no more." Bakit tayo nagtuturo? Bakit tayo nagtuturo? Ay sinabi ng Panginoon, hindi ko alam ito kung sa Israel lang o sa lahat ng mga tao sa daigdig. Sabi ng Panginoon, isulat ko ang aking utos, ang aking covenant. Ang covenant, ibig sabihin, utos niyang kanyang kautusan sa ating puso at isipan. At hindi na natin, kasi nakasulat na eh. Bakit kung nakasulat sa bawat isang tao, ibig sabihin noon, alam niya na. So hindi na siya dapat turuan natin. Anong panmuli dito, concept dito? Sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Deuteronomy, 7:6, iyong ituturo sa iyong mga anak, pag ikay nakaupo, kayo nakatayo, ituturo mo. Ayun. Ngayon, na-break ng mga Israelita yung commandments. Yung tipa, na-break nila yon. Sa dahilan ng Israel ay naligaw ng landas dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi doon sa Kapitulo 11, talatang 10-11 ng Jeremiah, sinira ng aking bayan ang aking tipan. Kaya pumasok ngayon yung bagong pakikipagtipan. Kaya pinanggit sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Hebreo, ito sa atin ng panahon. O ngayon, ang sabi sa atin, isusulat sa kanyang puso, isusulat sa aking isip, at hindi na ituturo ang bawat isa sa kanyang kababayan, ang bawat isa sa kanyang kapatid, at sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Eh tayo namang nariritong sinulatan ng 10 utos ng puso, hindi na kailangan sabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Kilala na naman natin na mula nung tayo ay maturuan. Napansin po ninyo? Ngayon, doon sa hindi po nakakalam, paano makikilala kung hindi natin ituturo? Tandaan niyo ang context, ito ay sa bayan ng Diyos. Hindi mo na kailangan sabihin sa bayan at mangiling ka ng Sabat. Ay nangingiling na po tayo ng Sabat. Hindi mo na kailangan sabihin sa bayan ng Diyos, huwag kang kakain ng karumalduman. Ay, hindi na nga tayo kumakain ng karumalduman. Ayun po ang ibig sabihin itong tanong po ninyo. Ano po? Ayun po ang aking sagot doon sa tanong po ninyo. Na kasi ang title ng lesson, tuturo, education and learning or teaching. Pero tayo mga sinulatan ng Ten Commandments ng Diyos, ayun ang context, Ten Commandments isusulat. Ay, hindi mo na kailangan sabihin, kilalanin mo ang Panginoon, ha? Hindi na, kasi nasulatan na tayo. Eh, kanin mo ituturo yan? Doon sa walang Panginoon. Halimbawa, huwag kang maninigarilyo. Kanino sinasabi yan?
Hindi naman sa'yo, hindi sa akin. Kasi hindi naman tayo naninigarilyo. Eh kanino mo ituturo yan? Doon sa naninigarilyo. Huwag tayong uminom ng alak. Hindi man tayo umiinom ng alak. Kanino mo ituturo yan? Doon sa umiinom ng alak. Yun ang ibig lang sabihin. Doon sa tanong po ninyo.